Hello guys, welcome back to my channel, Jo here, and for today's vlog, I want to share my complete travel experience from Dubai going here into Manila, Philippines. So let's go! So ang una niyo pong gagawin ay i-check niyo po kung anong type of visa meron kayo dyan sa UAE or dyan sa Dubai. Kasi syempre ang pinaka main goal natin, di ba, is to makakuha ng benefits from the government, lalo tayo mga OFW. So yun yung pinaka main goal natin para iwas gastos, di ba? So i-check nyo po muna kung anong type of visa nyo, kung residence visa or employment visa, okay po yan, and then make sure na magtatawag kayo or tatawag kayo sa consulate natin dyan sa Dubai. Alright, so one question, what if cancelled visa na ako? Alright, so what if cancelled visa na? It means na tapos na yung contract mo or in cancellation ka na, considered pa rin ba yun as OFW? The answer is yes. Considered pa rin po siya na OFW once na-canceled na yung visa. Basta registered po kayo sa OWA. To make sure again, tatawag po kayo sa consulate natin and they will verify naman eh. And meron din po mga government website na kailangan magre-register kayo. Isasama ko na rin din po sa description yung mga links na yon para po makatulong sa inyo. May specific time kasi yun na for example, 7 days bago yung flight mo, kailangan nakapag-register ka na doon. So again, isasama ko po sa description yon. Next is, check if you have a travel ban. Ito, so sa lahat po ng mga loan and may mga credit cards, kailangan nyo rin pong i-check yan. So para hindi po magkaroon ng aberya pagdating nyo sa airport. So, isasama ko na lang po sa description below yung link kung saan nyo pwedeng ma-check yung kung may travel ban ba kayo pagdating sa loan or mga credit cards. Next is, check your baggage. Ayan, so exact weight po dapat. Hindi lang ito yung para lang po makapagdala ng mas marami pa. So, lagi nyo po i-check yung baggage nyo kasi may safety protocol po tayo na kailangan din gawin pagdating sa mga airlines. We want to make sure po na safe yung travel natin. Yung po kasi yung pinaka-importante sa lahat. So again, always check your baggage. Exact weight po dapat. At syempre, para walang fine. Diba? Next is documents tsaka yung mga bagay na kailangan nyo dalhin. Ayan. Una, syempre, original passport. So lagi nyo i-check yan. Baka mamaya nabasa siya or may mga sulat. So, i-check nyo po palagi yung original passport nyo. Lalong-lalo na pagdating nyo sa airport. Second, air ticket. Sa air ticket po, pwede na kayo mag-online check-in at least 5 days before yung flight nyo. Like ako, nakareceive ako ng email from Cebu Pacific. At least 1 week na pwede na ako mag-check-in or online check-in. Lagi nyo pong i-check, baka may mga updates sa travel details nyo. Huwag nyo rin kakalimutan magdala ng ballpen. So, yung ballpen, gaya ko po, ito, yung dala kong ballpen. So, ayan, may ballpen ako palagi. Kasi may mga fill out po kayo na form, lalo pag nasa airplane na kayo o pag landing nyo mismo sa airport sa Pinas. And make sure din na may takip yung ballpen nyo. Siyempre, isasama nyo siya sa isang bag, baka mamaya ay magkalat yung ink niya. So, meron siyang takip. At the same time, ilagay nyo lang sa isang ziplock or yung mga plastic, pwede na po yun. Next po is face mask and face shield. So, importante po yan. Pwede kayo magdala ng additional face mask niyo para may extra kayo. And syempre, yung sanitizer nyo, kailangan magdadala din po kayo para kahit nasa aeroplano kayo, pwede nyong linisin yung mga bagay na gusto nyong linisin. So, meron tayong required ml. Check nyo na lang din po sa Cebu Pacific yung updated nila. So, maliit lang po. Like sa akin, maliit lang yung dala ko. Para lang sa kamay. So, syempre, bago tayo kumain or kung ano man gagawin natin. And gusto ko lang din i-share guys na dapat talaga Emirates Airlines yung ibubuk sa akin ng employer ko. Kaso nagkaroon ng delay and talagang very advantage din dahil kung natuloy yon, malamang halos 2 or 3 beses na canceled yung flight ko. Kaya naniniwala talaga ako kay God na may reason sa lahat. Okay, so may reason sa lahat guys. So ayun nga, so sabi ko sa employer ko, let's try yung Cebu Pacific dahil may direct flight sila going to Manila, Philippines. So binook nila ako ng ticket. Medyo kabado ko nung una dahil nga syempre, di ba, sa situation ngayon, baka ma-canceled yung flight or baka mamaya next month ulit. So, awa ng Diyos, naging okay naman and very smooth yung naging process. Wala naging aberya sa airport. And take note, mas maaga yung arrival namin sa Philippines, almost 1 hour na mas maaga kaysa dun sa exact time of arrival. Salamat din sa Cebu Pacific Airlines. At least naging maganda yung
flight namin, walang naging problema. And syempre, malaking pasasalamat kami kay God dahil safe yung ano namin, yung flight namin. So yun lang guys na ano ko na i-share ko. Okay na tayo doon. Ito po yung from Dubai muna. So next naman is yung mismong process na. So syempre, and by the way po, pupunta kayo sa Terminal 3, but you need to check your ticket po kung saan terminal kayo. So far kasi Terminal 3 lahat eh. Yun kasi yung ngayon yung ginagawa ng Dubai government. So Terminal 3 lahat sa mga international flights. But again, check your ticket. Una ko pong ginawa, nag-proceed ako sa check-in area. So lagay ko na lang po dito yung photo, yung area na yan, check-in area. So after po niyan, pumila, so i-check na yung baggage nyo kung tama ba sa weight. And next po nun, pupunta na kayo sa immigration area. So sa immigration area naman, merong dalawang option doon, smart gate tsaka immigration na or dun sa mismong immigration na desk, yung mismong tao yung haharap sa iyo. So far nung ako po sa immigration desk ako mismong dumerek. Okay, kasi ayoko magkaroon ng aberya pagdating sa smart gate kasi base dun sa mga previous details na kalap ko or nakuha ko is may inistap po muna yata yung smart gate. But again, it's your option naman. Ako kasi mas gusto ko yung tao yung nakakausap ko. Syempre, kung may mga questions ako, kaya na lang sagutin agad. But again, it's your option po. Either smart gate or sa immigration desk kayo. Next, after po nun sa immigration area, sa luggage scanner na. So, iscan na yung mga, ano nyo, mga gamit nyo. So, I would suggest din po no, na pag-aalis kayo. Gaya ko po, ang gamit ko lang, ito, relo ko. Hindi na ako nag-belt kasi yung shorts ko naman, hindi na kailangan pang mag-belt. Tapos, yung may rings kayo, tapos yung may mga hikaw, may mga necklace. So, lahat po yung ilalagay natin. Although, alam nyo naman po yung ibig ko sabihin. But, I want to share lang din para at least ma-prevent nyo yung delay dun sa ano sa process. So after nung luggage scanner, hanapin nyo na po yung gate kung saan nakalagay na dapat kayong maghihintay dun. And make sure guys na meron kayong specific or enough time para makapaghintay dun. Or for example, meron kayong 15 minutes. Dapat maaga kayo ng 5 minutes dun sa gate na yun. Lagi nyo pong i-check kasi minsan naiiba yung gate number. So again, yun po ha, lagi nyo i-check yun lalo sa online. I-check nyo kung dun pa rin ba talaga yung gate number nyo. Kasi mamaya, naghihintay po kayo dun. Yung pala, open na dun sa gate or nag-change yung mga details. So, always check po yung gate number. At pagdating nyo naman po sa boarding gate, may ibibigay po dyan na dalawang forms. Usually, binibigay po siya pag nasa loob ka na ng eroplano. I-hand over po sa inyo yung dalawang cards na yon. Tapos, if you fill out nyo siya. So, yun po yung arrival card. Ayan. And next is yung health declaration card. Ito naman po yung itsura niya. And after nyo pong ma-fill out yung dalawang cards, i-keep nyo po muna sa bag ninyo dahil kakailanganin po yan pag-land nyo ng airport dyan sa Manila. I wanna share my short clip. So sana po panoorin nyo bago po natin i-discuss naman pagdating dyan sa Manila. Alright? 3 a.m. yung flight ko. Flight namin. 2:53 na. So sakto lang siya guys. Nakaka-excite mo. Thank you.
between Dubai and Manila, Philippines. Philippines being ahead by 4 hours. The ground temperature is reported to be at 32 degrees Celsius. We are pleased to announce that we have just landed 52 minutes ahead of schedule. It was a truly pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying to visit. Sa Pinas na ako. It's nice to be back. And thank God for the safe flight. Update ko kayo guys sa next step dito. Welcome back. Thank you po sa panonood ng aking short video clip. So, andito na ako ngayon sa Manila. Diba? Okay. So, ito namang details na to guys. Ito yung mga information naman na i-share ko pag land ko mismo dito sa NAIA. Okay. So, unang-una may mga mag-a-assist na po dyan ng mga government officials dyan mismo sa airport. Then, may ibibigay po na form. Ito po yung itsura ng form na yan. Okay, so isusulatan nyo na lang po ng flight number nyo sa upper right side ng form. Bibigay na po sa inyong brochure. Make sure po na i-keep nyo yun dahil dun po isusulat yung kung saan hotel kayo. And then mag-exit na kayo, pupunta na kayo ng bus. So dun sa bus, maganda rin dahil social distance din sa bus and they're following all the health protocols talaga. So napakaganda po nung naging proseso. So sana po may experience nyo rin yung na-experience namin sa ngayon na paggabay ng ating mga government officials. So, maraming salamat po. And pagdating naman sa hotel, meron pong mga in charge dyan na mag-guide din po sa inyo. Sa amin po, dito sa hotel namin, shout out po sa iyo, Mr. James. Napakabait po at anytime, pwede mo siyang kontakin. Again, dito po yan sa hotel namin. Lagi po kayo makikipag-communicate dyan sa mga person in charge, lalo na po dyan sa hotel. Okay po, so again, almost 1 week yung quarantine. So pagdating nyo po sa hotel, every morning, pwede kayong mag-exercise. Yan po yung ginagawa ko. Exercise kayo kasi syempre, mahirap yung lagi lang tayo nakahiga and then kain-higa, diba? So kailangan may other activities din tayo. Shoutout nga po pala and maraming salamat sa Philippine government, especially sa mga frontliners natin. Sa mga government officials na very organized po yung ginagawa ninyo. And napakalaking bagay po sa aming bilang OFW, yung magandang service na napoprovide sa ngayon kahit po may pandemic tayo. Sana magtuloy-tuloy para po lahat po ng kababayan natin ay hindi mahirapan sa pag-travel. And please don't forget to like, comment, and subscribe para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Keep safe everyone. Mabuhay po tayong lahat. Peace out.